Hindi rin talaga nagsisingkin sa akin na nalilis ako. Ang galing nun, may bibino pala sa loob ng tiyan ko. Ang isipin mo ngayon kung may tatayong ama dyan sa pinagbubuntis mo. Wala kang balak kunin sa hiwang anak ko. Ikaw pa rin ang ina niya. Walang maging masaya bago ako mawala. Ina rin ako. Natuturog ang puso ko para kay Lydia. Miss! Yung pinakamabisa para sa kate-kate, ha? Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Lumandi na naman ako mamayang gabi. Meron ba kayong gamot para sa mga kabet? Yung mga bagay na dapat tinatago na lang. Ayokong masira ang pamilya natin. Ang gusto ko lang naman, gawin niya kung ano yung tama. Kasi pag nagsimula ka na maglihim sa asawa mo, parang sinisimulan mo nang sirain yung pundasyon ninyo, eh. Hindi ako papayag. Matumahan ka sa ganyang kahihiyan sila. Dahil nakabantay ako. Minsan yung binabantayan, nakakalusok pa. Nakakadisgrasya. Reseta yan ni Marife sa butika kahapon. Pregnancy test! Nabalang araw si Sheila magbabayan sa lahat ng mga kasalanan mo. Kailangan ko siya puntahan. Hindi niya ako pwedeng kahasan. Kailangan niyang panagutan yung anak namin. Huwag mo na lang isama si Ben. Tayong dalawa na lang magpa-check up. Doon tayo sa kilala kong doktor, okay? Sige na. Papang? Papang, pwede po ba kaming lumuwas ni Liza sa Maynila? Ba't kayo pupunta sa Maynila? Papang, namatay po kasi yung isang tita ko sa Maynila. Mga tatlong araw po ako magsistay doon. Ganun ba? Oo, sige. Mag-ihit kayo, ha? Doon lang kayo sa lolo nyo tumira sa Fairview. At ikaw, Lisa, ingatan mo si Sheila, ha? Sige po, Papang. Salamat, Papang. Mamaya na po yung flight namin. Oo, sige. Sige po. Sige po, Papang. Sige. Para to dapat. Tatabi na lang. There you go. May juice pa tayong dalawa, di ba? Mm-hmm. Ayan na. Ayan. Ang sugar eh. Ang juice ka na. Anak po. So lahat po itatapin natin, ha? Maya? Lelika! Patay na to, ah. Ano nangyari sa ibon? Ba't namatay? Ay, hindi ko alam, Kuya. I did. Papi? Hindi mo alam. Papi, bakit? Anong nangyari? Hindi, yung isa sa mga lovebirds na matay, oh. Ha? Well, hindi na gumagalaw, eh. Shhh! Anong nangyari dito? Wako kabalo, Kuya. Wala akong kinalaman sa krimen, Kuya. Bakit wala kang alam, eh? Ikaw na naiiwan dito, di ba? Dapat alam mo yung sagot. Ate, pinakain ko lang yung bird. Ngayon, kung gusto niya mamatay, choice na yun, di ba? Mami, Daddy! Huwag kayong magalit kay Ate Lenlen. Ako po nakapatay ng ibon. Tinanggal ko po siya sa kulungan niya. Nahawakan ko po ng maigpit. Ayun! Napisa! O ate, absuelto na may. I'm free as a bird. I'm sorry po, Mami, Daddy. It's okay, Tonton. Ang mga ganyan, napapalitan. Diba? Importante, honest ka. And I'm happy na sinabi mo yung totoo. Very good boy. Natutunan ko po yung kay Mami. Dapat po magsabi ng totoo kahit pwede kayo magalit sa akin. Alam ko po na naiintindihan niyo po ako dahil mahal niyo po ako. Yung coffee mo. Kanya parang... Yung nangyari kanina, napansin mo ba? Parang ironic, no? Si Tonton, sinasabi niya sa atin lahat, wala siya nililihim. Tapos tayo, pinipilit natin itago yung mga bagay na dapat alam niya kasi yun ang totoo. Diba? Tinamaan nga rin ako nung sa sinabi niya. Nagigilty ako eh. Ah, may tindi ako, Ming. Pero nagdesisyon na tayo, diba?
Gawin natin to together, okay? Walang man desisyon natin. Pag-usapan na natin to, di ba? Para sa pamilya natin to. Okay? Ako lang ako yun. Sandali, sandali. Hello? Hello! Hey. Hello, ma'am. Ma'am Milet. Sino to? Si Felisa po to. Ma'am, maawan mo kayo sa kapatid ko. Kumalat na yung cancer sa utak niya. Wala na siyang ibang bukang bibig kundi yung anak niya, ma'am. Ano mga kasalanan na nagawa ko sa inyo? Ba't kailangan kasali ako dito? Di ba nag-usap tayo? Huwag mo kami isali. Pwede ba? Nananahimik na kami. Ma'am, hindi naman po ako umaarte. Kung gusto niyo pa, pakinggan niyo pa yung kapatid ko. Maghihirap niya para maniwala kayo sa akin. Ate, sorry. Ano sabi? Huwag mo nalang pansinin si Umeng. Umiwas ka na lang. Ano pa nga bang ginagawa ko, di ba? Iniiwasan ko yung asawa mo. Ay. Miss Salazar, you're next. Morning, Doc. Morning. Morning. Doc, the results. Ah, sige, tira po tayo. You're Miss Marife Salazar. Doc, pwede pakibago na lang yung record niya. Marife Bustos po siya, ako ang Salazar. Dalimang ka magkasal na. Ay. Okay. So, namiksap na na. Kaapelido niya manggod yung sa naming pasyente kahapon ba? Salazar. Salazar. Yes! Sheila Salazar. Yes. The name si Sheila Salazar. Yeah. Sheila Salazar? Yes. Payat? Matangkad na bayi? Yes. Bakit po siya nagpa-check-up, Doc? Kung sino yung pagtuo, Tinoy? Nga naman pa-check-up din is, Doktor? Nabdo siguro. Di ba, Doc? Buntis, no? Yes, she's pregnant. Hala, kapastilan. Papi, huwag kang magagalit sa akin, ah. Pero alam mo, hindi ko yata kaya na hindi ko sabihin kay Tong Anton yung tungkol sa nanay niya. Ayoko kasi dumating yung time na siya yung makakaalam ng totoo na hindi natin sinabi. Tayo yung lalabas na masama. Ayoko. Hindi ko kakayanin yun. Naiintindihan kita. Pero sigurado ka na ba? Kasi wala nang babihan to. Alam mo, hindi tayo dapat matakot. Kasi sobra tayong mahal ni Tonton eh. Sige. Gawin na natin.
Anton. May importante lang na kailangan sabihin si Mami at Daddy sa'yo. Ano po yun? Anak, gusto ko lang sabihin sa'yo na alam mo, proud na proud ako sa'yo, anak. Kanina, di ba, inamin mo yung tukol doon sa lovebirds na kahit alam mo, pwede kami magalit ng dati mo. Pero sinabi mo pa rin yung totoo. Kaya ito ako ngayon. Gusto ko may malaman ka na totoo. Naalala mo ba na may pinag-usapan tayo noon? Sabi ko sa'yo na galing ka sa stomach ni Mama. Di ba sinabi ko yun? Hindi totoo yun. Ang totoo, galing ka sa heart ni Mama. Hindi na totoo, anak. Bibig ka pa nun, hindi mo pa to alam. Nung nakita ka namin ang dati mo sa bahay Ampunan, baby-baby ka palang nun. Wala kang daddy tsaka mami. Kaya naisip namin na kami lang magtatayo na maging daddy at mami mo. Sorry kung hindi namin sinabi sa'yo ang totoo. Pero mahal ka namin. Totoo na, anak. Mahal ka namin. At ikaw lang ang anak namin. Wala nang iba. Mahal niyo pa rin ako. Anak. Huwag niyo ko na. Ay, hindi ka namin pwede kumahalan, anak. Promise kayo sa akin, Mami. Yeah. Anak. Napaka-importante mo sa buhay namin ng daddy mo, anak. Hindi iikot ang mundo namin kung wala ka. Hindi ka namin pwede papayaan, so baka namin mahal. Kaya nga, dahil sa'yo, bakit tayo tinawag na isang pamilya dahil sa'yo, anak? So, alam mo lang kung ano ka namin kang mahal. Saan po yung tulay ko? Parents! Nung kinuha ka namin, wala ka ng dati, anak. Wala na. Saan po yung real mother ko? Daw sila darating. Kanina pa nga dapat yun eh. Milit. Diyan, pasensya ka na. Medyo na late kami. Salamat, andito ka. Thank you.
Kumain na muna kayo bago kayo lumuwas. May niluto akong beefsteak. Ma'am, ayoko yung amoy ng toyo. Naaasiwa ako. Bakit parang ang sela ng pang-amoy mo ngayon? Para kang buntis. Sheila? May kailangan ba akong malaman? Sheila! Pang! Kailan mo pang tinatago ang pagbubuntis mo, ha? Ho? Pang, pang hindi po ako buntis. Pamanik! Pamanik! Nakausap ko ang doktor na nagtingin sa'yo. Kaya't wala kang may tatanggi. Sinong nakabuntis sa'yo? Mami, umuwi na tayo. Ha? Anak, at dito na tayo kausapin mo na si mama mo. Iniintay ka niya kanina pa. Let's go home. Don, hindi kanya na pinag-usapan natin, di ba? Nag-promise ka sa akin eh. Sige na, lapit ka na para tapos na kausapin mo na si mama mo. Ayoko nga eh! Don! Don! Sasatali lang. Kakabulin ko din, ha? Babalik kami. Sagutin mo ako! Huwag mo akong daan sa iyak-iyak, ha? Sino ang nakabuntis sa'yo, ha? Hindi ko po kayo sabihin sa inyo, Papa. Papa! Huwag dito! Tugilan mo yan! Paano mo nagawa sa amin? Paano mo nagawa sa akin to? Pinakaingatan kita. Kaisa-isa kang anak na babae. Pagkatapos, magpapabuntis ka sa isa na laking hindi mo mapangalanan? Teka, walang hiya ka! I'm sorry, Papa. Hindi ko sinasadyang masaktan kayo, Papa. I'm sorry, Papa. I'm sorry talaga. Sabihin mo! Sabihin mo kung sinong gago yung nakabunti sa'yo. Ayaw mo? Ayaw mo sabihin? Nasaan ang Anthony niya? Alam ba niya kung ano ang ginawa niya sa'yo? Ay, Sheila, baka atakihin ka na naman yan. Iwan mo na kami, Tino. Utang na loob, iwan mo muna kami. Dano! Sinap mo ako! Tonton? Nurse? Yes, may nahanap ako ng batang lalaki, mga ganito kalaki. May nakita ko ba? May napansin ba? Makapal yung buhok. Ay, meron po. Oh. Ha? Meron po, mama. Saan? Doon po. Ton? Anak? Naku! Ton! Anak, kanina ka pala may nahanap. Nandito ka lang pala. Nag-alala kami ni Pablo. Ayaw ko nga po dun sa babae. Anak, kakausapin mo lang naman siya. Kailangan mo kasi siya makausap. Diba nag-usap tayong dalawa tungkol dito? Why do I have to hug her? Hindi kami close at hindi ko rin siya friends. Di ba nung nag-usap tayo, pinaliwanag ko sa'yo lahat mo. Sinabi ko sa'yo na, di ba, siya yung mama mo. Naalala mo ba? Di ba, anak, sinabi ko yun sa'yo. Kaya, yun yung rason kung bakit kailangan na mag-usap kayong dalawa.
Kaya sige na, kahit anak, pwede ba gawin mo na lang to para sa akin? Usap lang naman eh. Don. Don, makinig ka sa mami mo, ha? Makinig ka sa pakiusap na mama mo. What happens pag nagkaroon kayo na ibang anak? Ibibigay niyo na lang ako sa real mother ko? Wala tayo. Wala tayong pinag-usapan na ganyan. Eh, hindi tayo. Hindi mangyayari yun. Don, hindi. Ayan, papi, sige na, paliwanag mo. Hindi naman mangyayari yun. Sure, hindi mangyayari yan. Imposible mangyayari yan, Don, okay? Alam mo kung bakit? Kasi hindi kami papayag na may kahit sino makumuha sa'yo. Ha? Ikaw nga ang junior ko. Ikaw lang ang junior ko, wala nang iba. At ikaw magdadala ng apelido natin. Ha? Okay? Bakit iniisip mo yun, Don? Wala naman tayo pinag-usapan kaya ng anak nila. Hindi maaari mangyari yun. Huwag mo iisipin yun, ha? Okay? Usap lang to. Kakausapin ka lang ng anay mo. Tapos-tapos na yun lang yung anak. Okay na sa'yo? Okay na yan. Okay na yan. Sige na, ha? Ha? Sige na. Ha? Okay lang yan. Inumin mo na muna itong gamot mo. Ma'am, baka makasama po yan sa bata. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Ha? Sa tingin mo ba, sasaktan din kita? Hmm? Nahihiya po kasi ako sa inyo, ma'am. Ilang beses niya sinabi sa akin na ingatan ko yung sarili ko. Na huwag ako magpadihado. Hindi ako nakinig sa iyo. Ito tuloy yung inabot ko. Hindi ka dapat naglihim sa akin, Sheila. Hindi naman ako magagalit sa iyo eh. Ako pa ang unang iintindi. Kung alam ko lang, edi sana naiwasan natin yung ginawa ng papang mo. Ma, ayoko na kasi kayo masaktan eh. Paano ko naman sasabihin sa inyo na nabuntis ako ng isang lalaking walang pakialam sa akin? Ang hirap-hirap naman sabihin yun, di ba? Mahirap kasi naiisip ko lang ngayon kasi wala nang tatayong ama sa anak ko. Paano ko naman sasabihin sa inyo yun, ma'am? Totoo nga yung sinasabi nila na diskresyada ako. Ang sakit-sakit kasing tanggapin na totoo yun eh. Tagal naman nila bumalik. Ate, ayaw naman ata sa akin ng bata eh. Hayaan ko na lang siya, hindi ko na lang siya pipilitin. Ah, andito na pala sila. Lidia, may sasabihin daw siya sa'yo si Ton. I'm sorry po kung umalis ako kanina. Okay lang. Pwede ba kitang mayakap? Hello, Tonton. Ako ang nanay mo. Payakap naman ako. Sandali lang.
Bing. Nakita mo ba yun? Nakita mo ba kung paano niyakap ng anak natin yung kanay niya? Anak niya talaga, ano? Anak niya yung anak natin. Hindi naman nakita mo. Alam mo, mag-ina talaga sila na ako bari wala. Lahat ng ginawa ko, wala, di ba? Hindi ako kasali. Kahit yung batang minahal ko, bari wala lang, di ba? Yun yun. Papi! Papi! Tama na. Wala ko lang sa pinaka. Naloko mo sa akin. Yung anak mo naman ngayon ang niloloko. Walang relasyon si Sheila at si Anthony. Anong ibig mo sabay? Pag-isip ko isang araw, wala ka na. Pero hindi ka pinang anak. Nabuntis ni Kuya Sheila? Sigurado ho kayo? Turan! Ano? Nabutan ko utol matuguan sa labas ng apartment. May kaaway man yun, magsasabi sa akin yun. Kaya hindi ko maintindihan kung ba't nangyari sa kanya yun. Hindi mo na dapat siya pinapunta dito. Hinaharap ni Dado at ng tatay ni Sheila si Kuya sa akin. May nag-booking na Anthony Rian. Pilitin mong pakasalan ka. At kung hindi, tatamaan ka sa akin. Hindi mo siya dapat pinabalik doon. Baka magpariwara na naman yun. Pariwara? Pakakasalan mo ako. Kung hindi, sasabog ang utak mo! Sir, sandali na po pag-usap. Baka nagkakamali ko eh. Sabado sa mga ito ba? Sir, sandali po. Anthony! Sabado sa mga ito ba? Lakad, sir! Baka nagkakamali ko.